Pinanindigan mo ba ang bawat pagsagot mo ng oo o hindi sa anumang hinihiling sa'yo? Papagpalang araw ng Martes, ikatlong linggo ng Adbyento, ika-14 ngayon ng Disyembre, kapestahan ni San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan mula sa orden ng mga Karmelitano. Katuwang ni Santa Teresa ng Avila, nireforma nila ang orden ng mga Karmelitano at naitatag nga ang Discalced Carmelites. Siya ang patron ng buhay pagninilay ng mga mistiko at ng mga manunulat sa Espanya. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating mapanindigan ang pagsagot natin ng oo o hindi sa anumang hinihiling sa atin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa pagninilay ng mabuting balita ngayon. Nagpatuloy si Jesus. Ano sa palagay niyo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit siya sa isa at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan." Sumagot ang anak, "Ayoko." Ngunit pagkatapos ay nagbagong isip siya at pumunta. Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot naman ang anak, "Opo." Pero hindi siya pumunta. At tinanong sila ni Jesus, "Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?" "Ang una." "Talagang sinasabi ko sa inyo, mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan. Subalit hindi kayo naniwala sa kanya, samantalang naniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita niyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya." Magandang araw mga kapanalig. Ako po si Sister Victoria Sanchez, isang madre ng Sisters of Jesus Good Shepherd Pastorele. May mga taong sumasagot agad kapag may hinihiling sa kanila at mayroon namang nagninilay muna bago sumagot. Sa mabuting balita natin ngayon, ang dalawang anak na inutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa ubasan ay parehong sumagot agad. Pero kabaligtaran ng sagot nila ang kanilang ginawa. Iyong nagsabing hindi siya magtatrabaho sa ubasan, sa kalaunan, nagpunta at nagtrabaho sa ubasan. Iyon namang sumagot ng oo ay hindi nagpunta. Karaniwan, nilalagyan natin sila ng label. Masunurin o hindi masunurin ang anak na ito. Katulad ng iba sa atin, malimit sumasagot tayo ng oo. Pero hanggang salita lamang tayo. Mailan naman sa atin na kahit sumasagot ng hindi, pinag-iisipan at pinagninilayan nila kung ano ang kalooban ng kanilang magulang at sa kalaunan, susundin nila ang utos ng mga ito. Ipinahihiwatig sa pagsasalarawang ito ang karanasan ng pagyakap sa kalooban ng ama sa halip na gusto natin ang sundin. Ipinakikita sa atin ang mabuting balita ngayon na ang pagsunod sa utos ng ating mga magulang ay pagsunod din sa kalooban ng Diyos. At sa maraming pagninilay na ating napakinggan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pinakamahalagang karanasan ng conversion. Mga kapanalig, ang karanasan ng pagbabago ay nagsisimula sa pakikinig sa sinasabi ng ating puso. Dahil sa puso natin nagsasalita ang Diyos. Itinuturo sa atin ang mabuting balita na pakinggan natin ang ating Diyos Ama at tuklasin natin ang kalooban niya. Sikapin natin itong gawin upang lumago tayo sa pakikipag-ugnayan sa Kanya bilang mga anak niya.
Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iwan sa inyo ng mga katagang, Panginoon, halika na. Hilumin ang mundo sa pananalasa ng pandemya. Hanguin mo kami sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.